Balita ko, alos kayong dalawa lang ba? Tatlo lang kayo nandito sa nagmamanage ng farm? Oh sir, mas maganda yung kami-kami lang din kasi kung kuan, mahirap mag-ano ng tao, mag-handle ng tao pag ano. Bakit po? Ano pong problema sa tao? Wala naman sir, pero mas maganda kung kuan, yung ikaw mismo yung nagmamanage para magawa mo yung gusto mo, hindi yung pag yung may tao kasi yung parang tinitignan mo yung ginagawa pa. Mas kumpiyansa ako kung kami-kaming pamilya lang din. Siya yung in charge sa marketing. Ako rin sa management dito. Tapos si ma'am ang nagdi-dispose. Ako po na po ang nagdi-dispose sa palengke. Wholesale po tsaka retail na po yun. So hindi nyo na kailangan ng, wala kayong problema sa inyo dadalhin yung produkto ninyo? Wala na po kasi tawag-tawag na lang po kung minsan kung ano yung order nila, ibabagsak na lang po sa bayan, sa palengke. Kagaya, kailan ho kayo huling nag-harvest? Kaninang umaga? Kahapon po ma'am. Ano pong hinarvest nyo kahapon? Talong po, kalabasa, kamatis po. At kamatis, oh. Ano mas malaki ho ba ang kita sa ganyang diskarte, madam? Kaysa yung umaasa ka na merong pupunta dito sa barrio para pick upin yung produkto mo? Oh, para po sa amin na farmer talaga, mas malaki po ang kita kung ikaw na po mismo ang magtitinda sa palengke. Kumbaga po, tanim mo, benta mo. Yun po ang parang pa namin. Kumbaga mabawas yung ano eh, yung hindi nadadal sa mga wholesale, kung pwedeng direkta sa consumer, doon na diretso na mas kikita. Mas kikita. Ano naman sir ang ginagawa mo para gumanda yung ani? Ayun sir, kunting kwan, STD. Ano? Sipag, tiyaga, dedikasyon. Diskarte. Diskarte. Pareho kami ho, kaming may STD eh. Mm-hmm. Sipag, tiyaga at diskarte ho talaga. Partner, para mag-partner po pang mag-asawa. Tama ba? Kahit masipag kung walang diskarte, hindi unlad? Hindi, sapag yun sir, yung sipag at tiyaga. Kailangan may diskarte rin. Kung sipag at tiyaga lang, parang kulang eh. Kaya, para yung produkto mo, kung kaya mong may taas yung presyo o mapaganda yung quality, ganun. Kasi kung sipag at tiyaga lang, parang wala kang diskarte. Hindi ano eh, parang nagtatrabaho ka lang na ano, parang bahala na dyan, kailangan may diskarte. Sir, bigyan mo ako ng example ng diskarte mo. Ayun sir, yung tulad yung ginagawa namin, kumari, ako yung mag-ano dito, ang misis ko, hindi na kailangan namin na ipasa mga wholesaler o middleman. Tapos management naman, kuhaan ko kung kinakailan na mag-provide ako ng medyo maganda-gandang gamit para mapadali yung trabaho, mapabilis, ganun. Ganun na diskarte sir, parang kwan eh, yung ma-develop mo yung kwan mo, yung production. Oh, ibig sabihin sir, alam mo na dapat namumuhunan ka rin. Akala sir, kunting puhunan din. Pero magpuhunan ka yung dun sa STD, yung sipag at diskarte. So gumagamit ka ng makinarya para gumaan yung trabaho? Yes sir, doon ako kwan, noon nagmano-mano lang kami dito. Eh matagal sir, yung unang kwan namin dito, yung parang mas malaki pa yung magagastos mo. Kung gagamit ka ng makinarya, mas pabilis yung trabaho, mas maganda pa yung pagkabungkal ng lupa. Ma'am, yung bang pagbebenta mo, di naging pera kaagad, pag uwi mo pera na. Yun ba yung nakakatulong din dito sa farm para mapa-unlad yung farm? Opo, malaking tulong po yung ako po mismo ang nagbebenta kasi yun nga po, kung ano po yung napagbentahan, yun din po ang kumbaga sa sarili ng pong mantika nang gagaling po yung gasto po dito sa garden po namin, sa halamanan namin. Matagal na ho ba kayong nagtatanim? Mga kuwan pa lang sir, 4 years pa lang, maglilimang taon. Oh, so ano pong ginagawa nyo bago kayo nagtanim? Kwan po ako, dati pa akong sundalo, retired marines ako. Si madam?
Sa kwan po ako, sa farm aid technician po, bali animal science graduate po. Sa department of agriculture, sa municipal agriculture. Sa mga private companies po, tulad po ng mga BMEG company noon. Kaya pala. So, advantage ba yun yung meron kang experience sa labas? Opo, malaki pong advantage yun kasi yung mga dati mong kakilala noon, kumbaga sila na po ang nagiging suki mo sa mga paninda mo. So, ano ba sir, ang pagiging farmer ba kailangan marunong kang magnegosyo? Kasabay na rin yun sir. Ang pag-garden kasi sir, negosyo rin na rin yun, namumuhunan ka. Ngayon, yung punan mo na yun, kung paano mo siya mapalagurin, idadaan mo sa mga pananim mo. Yun ang kwan mo eh, yun ang parang negosyo mo eh. Umuunan ka ng kwan, ng tanim, palaguin mo yun para kikita yung punan mo. Yun ang kwan. Kaya yung pag-garden, hindi masasabing kwan din ito, negosyo rin ito, pangkabuhayan din, pangpamilya, ayan. Ang kapitbahay, nakakatulong ka rin minsan sa labor, ganun yung mga workers. Ganun. Nag-iipon mo ba kayo? Kailangan sir, kung may matira, mag-iipunin, ganun. Kasi yung tulad na sabi ng misis ko, yung parang sariling mantika niya, ito, kung ano yung maano namin ito, i-develop namin, yung hindi magagamit, yan ang isisave. Ma'am, stricto ko ba sa pera? Yun po talaga ang number one sa business. Yung maging, kumbaga po, wise ka po sa paggagastos na paghawak po ng pera. Para kumbaga, may susok-sok kahon nila, may madudukot kung panahon po ng medyo magigipit ka. Ilang ektarya ho itong lupa ninyo? Bale, konser itong nagagarden namin, lagi 3 hektarya lang ito, sir. Sarili niyo na po ito? Bali, kasi rito ng mga kwan, 3 kaming magkakapad dito, pero ako yung kwan. Bali, 3 kaming may-ari nito. Pero ako yung in-charge dito sa management. Dahil yung mga kapatid ko, hindi naman sila nakatira dito. Ano po ang aral sa buhay ninyo bilang negosyanteng magsasaka? Sa akin sir, kahit na anong profession, kung pagbutihin mo, mapapaunlad mo. Yung pagsasaka, kung pagbubutihin mo pagsasaka, medyo may kwan ka rin, yung talagang magandang kabuhayan din. May pera ho ba dito sa pagsasaka, ma'am? Malaki po sir, kung talagang swertehin ka po sa bunga at sa presyo po. Siguro sa bunga, may swerte ba yun o dahil inaalagaan nyo? Pero yung presyo, yun yung dapat kang sumuerte, tama ba? Opo. Ano ba karamitang problema nyo sa presyo? Kapag nagkakaroon sir ng yung sabay-sabay na madadami yung supply, pag marami supply, check na yun, bababa ang presyo. Bababa ang presyo. Ano pong ginagawa nyo para makaiwas doon sa ganung klaseng sitwasyon? Inano namin yung mga kind of season na pananim, okay, para hindi kami makasabay sa mga kind na volume. Yung volume ng itong pananim namin, yung gulay. Hindi ba mahirap magtanim kung wala sa season yung halaman? Kung naman sir, halos lang ng produkto ng US, year round yung kwan nila, yung production o yung vegetable nila. Hindi, walang kwan, walang season. Ano po ang libangan ninyo, sir? Ito na sir. Ito na yung parang playground ko. Paggising sa umaga, dito na ako. Nagkakape, dito na ako hanggang sa kwan na araw. yung halos din ako araw. Hindi ako kwan, wala akong oras na pupunta sa mga kapitbahay o parang dito lang ako, hindi ako yung parang yung nag-standby lang ganun.
Ikaw, ma'am, anong may libangan ka ba? Gaya rin po ng asawa ko, pagkatapos ng tinda, dito na po, tutulong na rin po kung ano po pa po ang maaari kong gawin po dito sa mga halaman namin. Awardee daw po kayo sa munisipyo at saka sa provincial? Oo, sir. Ano po yung award ninyo? Bali, ako sir yung naging lowland vegetable, outstanding farmer ng lowland vegetable. Dito sa bayan? Dito sa bayan namin ng Solano at sa probinsya ng Biskaya. Ano po ang award ninyo, sir? Binigyan ba kayo ng cash? Sir, may konting cash din. Kakalakip niyong certificate na kuan. Outstanding partner kayo. Anong feeling ng ganun na kayo mabigyan ng karangalan? Lalong parang ma-boost yung kuan mo, sir, yung kuan mo na yung trabaho mo, kasi parang nabibigyan pala ng pansin ng hindi lang yung mga customer namin kundi pati yung mga ahensya ng gobyerno napapansin yung akala namin ay simpleng kuan lang namin libangan. Lalong pinag-iigyan namin yung ginagawa namin. Si East West daw may award din kayo? Oo, sir. Ano pong award niya? Bali, ako po ang nakapabilang sa isa sa mga farmer hero nila noong 35 year po ng East West Seed region, sa region 2B po. Na ano yung pinakamahirap na bagay na nilalampasan niyo? Yung sir, pagdating sa gardening, yung natural na calamity, yan ang hindi natin wala tayong magagawa doon kundi hindi naman yung walang magagawa kundi yung parang dapat may gagawin ka para mabawasan yung damage nung yung vegetable. Nasubukan yung malugi dahil sa natural calamity? Sir, kasi kapag ganyan na halimbawa yung pakwan namin noon nalubog ng tubig, malulugi, pero hindi yung sapat para tigilan na yung ginagawa kasi hindi naman laging mayroong ganun na dumarating sa atin. Meron din kanyan magandang araw ganun, hindi yung laging nalang baha o tagulan. Ano naman po yung pinakamasaya, yung pinakamalaki ang inani ninyo? Yung sir, yung para kami ng yung nagpakwang kami. Yan. Yung parang tapos makabili ka ng gamit mo. Yan, para luluwang pa yung igagarden mo. Yan. Para mapadali yung trabaho. Ikaw, ma'am? Bali, ang naging pinakamasaya pong parte ng tatanim namin ng gulay, lalo na po pagka malakas yung sa production na lang po. Tapos mataas pa po ang presyo. Doon po happy po talaga kami. Everybody happy po, pati yung mga laborer po kung minsan. Paano kayo nagkakilala? Bali, doon kami nagkakilala sa bundok. Pag bakasyon ako, yung tatay ko, bali siya yung technician niya sa mga laga ng baka, baboy, kalabaw. Nung bakasyon ako, parang kami ng tatay din namin. Pinag-match. Tatay ko, yung pala, naniligaw na yung tatay ko para sa akin. Wala pa, hindi pa kami nagkakilala. Kaya nung dumating ako, bakasyon ako, yung kalabaw, may kailangan operahin. Pinatawag siya para magkita kami. Doon na buo yung love story namin, sir. Pero totoong may operahan o gawa-gawa lang nung ni sir? Meron po talaga actual namin yung... Pero itinawag talaga na magbakasyon ako para para magkita kami. Doon na. Doon na buo, sir, yung love story namin. Sa bundok? Sa bundok. Ilan taon na po yun? Nakaraan? 16 years na yata. 16 years. Doon. Bali, doon din kami tumira na. Tapos na garden ako pag nagbabakasyon ako. Kasi ayaw ko yung nakaupo-upo lang ako. Kahit nagbabakasyon ako, gusto ko maging productive lagi. Sa mga paligid ng kubo namin doon, nagtatanim ako. Nag-anong fish pan. Ganon.
Eh, misis ko, siyempre ikuan pa noon, papagitan ng gilas ka pa. Kaya sir, nakabuo kami ng isa. Kailan ka umalis, ma'am, sa trabaho? Matagal na, sir. Dahil sa akin? Dahil sa kanya, sir. Nung nag-umpisa na po na kwan, mga isang taon pa po ako sa BMIG, saka isang, dalawang kontrata pa. Nung naging kami na, nag-stay na po ako sa kwan din, sa kanila. Sa bundok na rin? Sa bundok na rin. Hanggang sa ngayon po, sa bundok pa rin. Kaya yung lugar na yun, sir, sa akin ay pinamahanan ng tatay namin. Ito, itong sumundok. Oo, yung parte namin doon. Yung mataas to, yung matunggo doon, malayo. Yung, sir, yung location, medyo malayo. Pero simentado ang daanan. Doon. Kasi doon, hindi kami nawawala ng kubo dito sa bundok. Meron kaming, yung tatay namin, yung malakas-lakas pa. Pero pag nagbabakasyon ako, ako yung pumapalit sa kanya. Ako yung nag-kuan doon. Kasi kailangan may tao na kuan doon, may yung kasama namin, yung tao dito, yung para katulong ka na. Caretaker namin. Para may kasama akong kuan doon. Ayun, yung parang mas ano ako sa bundok na nasanay ako kaysa yung ano, doon sa maraming tao na ano, o maraming kapitbahay. Mas kwan yung utak kasi pag gano'n eh, yung lugar eh tahimik, mas ano yung peaceful. Pag-isip, peaceful, ano. Paano kang nag-adjust, ma'am, doon sa ano, sa walang kapitbahay? Mas makakaganda nga rin, sir, kung walang kapit dahil hindi maririnig yung hiwa-iyawan naming dalawa eh. pag utusan, o utusan, talaga pong kwan. Give and take lang. Talaga. At saka gaya rin po niya, kaya magkamats po talaga kami kasi kung ano yung hilig niya, hilig ko rin po. Kaya medyo hanggang ngayon getting stronger pa po yung relationship. Kaya kayo nagmamatch. Opo. Ano po ito? Yung dalandan. Opo. Pero hindi pa siya hinog. Hindi pa po. Lukban. Ang galing ah. Ito, ano? Pumelo. Native po na ang pumelo ito. Ay, yung Dabaw. Dabaw yan. Ano po ito? Yung fruit fly trap po. Sige, ma'am. Thank you so much. Sige po. Thank you sir, po. Sir, salamat po. Salamat din po, sir. Sa ulitin. Aba.